unang linggo, sinalubong na ng traheja. Dalang barita na, saan yung barita? Doneto na lang ang basura sa Payatas dumpsite, Gumuho. Pinangangamba ang marami pang nalibing sa basura. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Magandang gabi po. Dobleng trahedya ang sinapit ng mga nakatira sa tambakan ng basura sa Payatas, Quezon City kaninang umaga. Gumuho ang bundok ng basura sa mga barong-barong at nasunugan pa sila. Naroon ngayon ang sa Payatas ang aking partner na si Mike Enriquez. Partner, kamusta na dyan? Malagim po ang umpisa ng linggong ito dito sa Payatas sa lungsod ng Quezon. Sa mga sandaling ito, 30 na po ang opisyal na naitalang patay. Dose-dosena pa po ang inahanap. Ilan sa kanila ay mga bangkay na habang kami nag-uulat sa inyo, hinuhukay po mula dito sa bundok ng basura na Gumuho dito po sa May Payatas kaninang mag-alas 8 ng umaga. Paano naganap itong trahedyang ito? Ang kabuuang ulat mula kay Marilyn Kawad, ang ating saksi. Natabunan ng basura ang maraming residente na nasa paanaan ng Gumuhong gabundok na basura. Nadoble ang trahedya nang maputol ang mga kable ng kuryente sa mga nasirang poste. Sumiklab ang apoy at nilamon ang maraming barong-barong. Sa sikip ng iskinita, hindi makapasok ang mga truck ng bumbero, kaya't nagtiyaga sa tubig baha ang mga residente sa pag-apula ng apoy. Nang umabot ang hose ng bumbero sa lugar na ito, halos maabo na ang maraming barong-barong. May 200 barong-barong ang natabunan. Marami sa mga residente ang naipit sa loob. Di kalayuan sa labi ng sunog, kinakalkal ng mga rescuer ang basurang tumabon sa 14-taong gulang na si Jeffrey Raniola. Baon sa basura ang kalahati ng katawan ni Raniola. At sa ilalim niya, nalibing ng buhay ang isa pang tao. Sa kabila nito, buo pa rin ang loob ng binatilyo. Hindi dapat kailangan. Sasabay ito, drum! Pailaro sa bulldozer, sa kanina yun, to. Makapasok dito muna yun para makuhin drum. Babagsak na yan eh. Bilayin niyo ako bigla. Bunguho to. Isabay niyo sa akin. Boom! Kamisumay! Sila! Saring-saring paraan ang sinubok ng mga rescuer para maiahon si Raniola. Hoy, pasok mo dyan. Kalasin mo muna yung dulo para mapasok. Okay, tabi lang, tabi. Barita, barita. Ito pa, ito pa maleta. Hindi kailangan. Hindi rin sumusuko ang binatilyo. Tubig, tubig. Okay, tubig, inuman. Tubig. Ingat! Sa wakas, makalipas ang halos 2 oras na pagdurusa, naiahon din si Raniola. Dandan! Ilang minuto lang ang nakalipas, humahangos ulit ang isa pang rescuer mula sa tambakan ng basura. Karga niya ang paslit na si John Paul Barron, 5 taong gulang. Sinikap ng mga rescuer na buhayin si Barron, subalit nabigo sila. Sa East Avenue Medical Center, halos walang patid ang dating ng mga ambulansya mula sa Payatas. Pagdating sa ospital ng mga biktima, kinailangan pang alisin ang dumi ng basura na nakakapit sa katawan nila. Sa kabila. Aray! Aray ko!
Karamihan sa mga taga-Payatas ay sa basura nagmumula ang kabuhayan. Nakalulungkot isipin na sa kasawian ng iba sa kanila, basura rin ang instrumento ni kamatayan. Ako si Marilyn Kawad, ang inyong naging saksi. Mahirap po ang mabuhay dito sa Payatas. Lalong mahirap pag may trahedya, pati ang rescue o pagsagip sa mga biktima, mahirap. Si Cristino ang ating saksi. Nakipaglaro lang daw si Rolito Pablito sa kanilang kapitbahay kaninang umaga. Pagbalik niya, natabunan na ng basura ang kanilang bahay. At hindi na niya makita ang kanyang mga magulang. Pinangangambahang nalibing ng buhay sa tambak ng basura ang mga magulang niyang sina Chris at Inday. Mga magulang mo, nasaan? Ando natabunan po. Jinday, kulindon. Kulindon. Apat po, yung isa na tabunan. Tatlo lang kami. Nasaan yung isa? Andun sa school. Ganito rin ang sinapit ng pamilya ni Nita Oseas. Nawawala ang kanyang asawa at anak at ang kanyang panganay ay namatay sa pagkasunog ng kanilang barong-barong. Nasa taas ako ngayon. Naninimbang ako nitong mineral. E nung mabalitaan ko naggumuho, tumakbo ako dito, inabutan ko na lang yung anak kong dalaga. Yun, humingi ng tulong. Hindi naman namin siya mahugot, naiipit. Yung paa, gusto ko na lang putulin yung paa, ayaw niya ipaputol hanggang inabot siya ng apoy. Marami pang pamilya ang naghahanap ng kanilang mga kaanak mula sa mga natabunang barong-barong. Sa dami ng biktima, hirap na hirap ang mga rescue team sa kanilang operasyon. Hinahalukay nila ang mga basura. Gayunman, matinding hirap ang inaabot nila dahil sa kabundok ng basurang kailangang bungkalin. Tinitiis din nila ang mga masangsang na amoy ng mga basura. Hindi pa namin mapinpoint kung saan yung mga victims na sinasabi nilang nadaganan. May mga kesyo, may mga anim pang mga kamag-anak, may mga anak pa, may mga... Yung kung pinaprioritize lang namin kung ano yung nakikita namin. Ano yung fumes ng methane na nalalanghap ng mga rescuer natin. Hindi gawang biro yung mga nalalanghap nila kasi nakakahilo. Hindi naman sila pwedeng mamili kung ano yung i-rescue nila. Kaya nakakasagabal pa yung mga negosyo. So. Walang magawa ang mga residente ng Payatas kung hindi ang manalangin. At umasang buhay pa ang mga kamag-anak nilang nabaon sa ilalim ng mga basura. Ako si Christine Ong, ang inyong naging saksi. Tulad po ng sinabi ko kanina, hindi pa tapos itong trahedyang nagaganap dito sa Payatas. Kani-kanina lamang, bago kami magsayin papawid, umikot po kami ng isa sa ilang mga news team ng GMA na narito ngayon. Ito po ang aming mga nakunan. Nakikita po yun, yung bundok ng basurang yan. Yan po ay gumuho. Gumulong po ang basura mula dyan pababa at tinabunan po ang maraming bahay na hanggang sa mga sandaling ito at katulad po ng nakikita nyo niyang kani-kanina lamang ay may nakukuha pa pong mga bangkay na nakabaon sa ilalim ng basura. Ito pong eksenang ito ay paapuya ng biktima at yan po ay isang ali na nakitang mistulang mayroong pang kayakap na isang sanggol. At ito po namang isang eksenang ito ay isa ring residente rito na pinaginalang natabunan naman at nabaksakan hindi lang ng basura kundi ng washing machine. Kapitbahay namin. Ano nangyari doon? Nabuuan talaga. Guho talaga. Yan o, nakikita naman ninyo yung tambak na lupa. Ano? So ibig nyo sabihin kanina yung lupa at basura na yan, may bahay dyan kanina? Maraming bahay. Yan po ay mukha ng isa sa mga kamag-anak ng hinuhukay sa ilalim ng basura. Ang kanila pong mga reaksyon ay takot at pangamba at ang wala po silang magawa kung hindi maghintay na lang ng resulta at magdasal na sana'y buhay pa ang kanilang mahal sa buhay. Inuulit po namin, ang nakikita niyo pong yan ay kinaluluguran po ng mga bahay na siya pong natabunan ng basurang nagmistulang gumulong ng napakabilis buhat sa mataas na bundok na pawang puro po basura dito sa Payatas, Quezon City. Ginagamitan po ng mga ganyang klaseng equipment dito, ngunit ayon po sa mga residente dito, kulang po yan. At maya-maya makikita ninyo kung bakit kulang pa po ang mga gamit na nandito ngayon sa Payatas. Ipakikita po namin sa inyo ang lawak na nasasakupan ng pangyarihang trahedyang ito.
Patuloy po ang mga pagre-rescue. At tulad po ng nai-report kanina ni Cristinong, napakahirap po ng dinadanas ng mga rescuer dito. Sapakat pati po amoy dito ay napakasama po. Pag lapit ninyo dyan, isa na namang bangkay na nakitang natabunan ng basura. Ito po ang isa pang problema dito. Mga usisero, mga walang kinalaman sa ginaganap na rescue operation dito, ngunit nakapaligid po sa mga lugar kung saan pinaghahanap. Yan po ang mga tamagana. Pakinggan niyo po at panoorin niyo ito. Ano nangyari? Nandiyan ka ba? Anak po ito ng isa sa mga ginang na hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa po nahahanap ng mga rescuer. Kasi po tumutulong siya doon eh. Mabilis ng pag-uunan lupa, hindi sa agad nakaakyat. Paano mo alam nandun pa siya? Kasi bumabasa doon yung isang kasama niya, maliligtas sana siya kaso nadulas siya. Kasi buntis si mama eh. Mayroon ba naghahanap sa kanya ngayon? Hindi mo alam? Meron bang tumutulong sa inyo doon maghanap? Nasa bukaang bahagi pa lang ng pinaghuhuan itong basura ang paghahanap ng mga biktima rito at ang trabaho ng mga rescuer. Hindi natin alam kung ganong katagal pa ang panahon na kakailangan nila para kanilang magalugad ang buong lugar na ito na pinangyarihan itong trahedyang ito. Yan pong nakikita nyo yan, ang lawak po at bahagi pa lang po yan. Yan pong nakikita nyo yung dinadaanan ng traktora, dinadaanan ng mga tao at rescuer kasama po namin ay pawang mga bahay po yan, kani-kanina lamang bago mag-alas 8 ng umaga. Kasama po natin ngayong gabi live dito sa Payatas, si Defense Secretary at Chairman po ng National Disaster Coordinating Council, Orlando Orly Mercado. Magandang gabi po, Secretary. Good evening. Ano po ba ang pwedeng gawin ng gobyerno para hindi na maulit itong trahedyang ito sa Payatas? Well, napakahirap na problema ito sapagkat ito ang Payatas dump site ay lugar ng hanap buhay nila. And unfortunately, dito rin na rin sila tumira and wala namang planning yung paglalagay ng mga bahay dito. And that is the reason why merong mga pagguhong ganyan. Ang danger pa niyan ay yung methane gas na nakita natin naging sanhi ng mga fires kanina. Dito sa atin palagay ko, we have to really rethink yung long-term solution dito sa ating problema. Nakakaabot na malamang to sa kalaman ni Presidente Estrada, no, Secretary. Ano ang naging reaksyon niya sapagkat ang mga apektado po dito ay yung mga erap para sa mahirap? Well, kanina umaga, as soon as it happened, papunta kami doon sa Abu Bakar nung naibalita namin sa kanya at iniutos niya immobilize lahat ng mga kinakailangan. That's the reason why we have about 185 men from the armed forces including the reserves na narito. Ngayong gabi magpapadala upon his instance, iniutos niya na ibigay lahat ng kakailangan. We're sending 2 generators at doon sa mga namatayan, we will provide the burial expenses to all of them. So tutulungan niyo po yung mga namatayan dito? Yan ang utos sa akin ng Presidente Estrada. Okay, Secretary, ano-ano mga ahensya ng gobyerno ang nagtutulungan dito sa mga sandaling ito, Secretary? Sapat na ba ang na ginagawang operasyon dito? Dahil bundok po itong kailangan na halugarin itong mga nag-ooperate dito sa kasalukuyan, Secretary. Well, nakapag-mobilize na tayo dito sa Armed Forces ng 51st Engineering Brigade at yung Bureau of Fire Protection, of course, 184 personnel. Department of Health, yung Stop Death Teams ay narito. 20 teams ay narito. As usual, the MMDA, the Philippine National Red Cross, PNP. Sa kasalukuyan, ang iba pang mga pangangailangan ay ibinibigay na natin dito. Cadaver bags, masks, at yung ating AFRESCOM ay nakatutok na rin. Yung Reserve Command ng AFP. Marami pong salamat, Secretary Mercado. Mga kaibigan, ito po ang tanong ngayong araw na ito at ngayong gabi. Bakit merong ganitong lugar tulad ng Payatas dito sa Quezon City? Ano ba talaga ang nangyayari dito sa Payatas sa pang-araw-araw? Narito po si Grace De La Peña, ang ating saksi. Dekada 70 nang ginawang tapunan ng basura ang barangay Payatas sa Quezon City. Ilang taon lang ang nakalipas, nagsimula nang magsulputa ng mga barong-barong ng mga squatter doon. Dahil alam ng lokal na pamahalaan ang peligrong kinakaharap ng mga residenteng squatter, pinayuhan ng mga ito na lisanin na ang lugar. Makikinig naman sa unang pagkakataon, subalit hindi nagtatagal, nagsisibalikan din ng mga ito. Ayon sa kanila, babalik at babalik sila sa lugar dahil basura ang kanilang ikinabubuhay.
May nagsasabi namang matitigas talaga ang ulo ng ilang residente sa kabila ng kaliwat kanang payo na lumipat sa ibang lugar. Yung pangangailangan nila sa pamilya nila ay nandito yung basurahan, nangangalahigo sila dahil wala silang mga trabaho, wala silang ipapakain nila mismo yung mga pamilya nila at yung mga bata rin nag-aaral. Pinalis nga nila yung tao, kaya lang, tama lang nilang ipaalisin, wala naman silang dapat paglagyan. Inatural yung tao sa anumang pupunta kundi dyan pa rin. Ilan sa mga residente ng Payatas ang nai-relocate na sa Montalban, Rizal. Pero parang hindi rin bumababa ang bilang dahil may mga bagong nagtatayo ng kanilang barong-baro. Maraming beses nang nagkaroon ng sunog sa lugar, dulot na rin ng mga basura at sa kauna-unahang pagkakataon, gumuho kanina ang mga basura na halos ay 30 talampakan na ang taas. Brad, tumalis kayo dyan! Bakit pakiusap lang ako? Gumuho. Tumalis ako dyan! Sana'y sapat ng aral sa mga residente ng Payatas ang mga buhay na nasayang dahil sa naganap na trahedya. Ako si Grace de la Peña, ang inyong naging saksi. Mula dito sa May Payatas, Quezon City, sa loob po lamang ng ilang saglit. Samantala, ang ulat panahon naman ang magbubuhat sa aking partner na si Vicky Morales. Vicky. Yes, partner, sana naman makisama ang lagay ng panahon sa mga problema kinakaharap natin ngayon. Isang low pressure area ang namataan na tinatayang nasa 960 kilometro silangang bahagi ng Mindanao. Dahil dito, ang Mindanao ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Kalakhang, Maynila ay patuloy namang magkakaroon ng paminsang-minsang pag-ulan dulot ng habagat. Samantala, tuluyan ang umalis sa bansa ang Bagyong Edeng at batay sa ulat ng National Disaster Coordinating Council, 42 katao ang naiwan nitong patay habang 11 ang sugatan. Patuloy pa rin pinaghahanap ang 13 iba pa. Mahigit 200 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura, kabuhayan at infrastruktura. Kumustahin naman po natin ang sitwasyon sa Mindanao, kinumpirma ng Abu Sayyaf na bihag nga nila ang grupo ni Evangelist Will De Almeida at live sa pamamagitan ng telepono mula sa Holosulu. Si Rafi Tima ang ating saksi. Rafi? Yes, formal na kinumpirma ngayon ang grupong Abu Sayyaf o Al-Harakatul Islamiyya na hawak o bihag na nila ang 13 membro ng Jesus Miracle Crusade sa pangunguna ni Reverend Will De Almeida. Ayon sa Abu Sayyaf, idiniti nila ang grupo dahil hindi umano iginalang ng Jesus Miracle Crusade ang kanilang teritoryo at ang relihiyon nilang Islam. Hayagan umanong ipinangalandakan ni Almeida ang sarili nilang relihiyon. At naginuguno pa nila ang pananampalataya ng mga Abu Sayyaf. Bukod dito, hindi umano totoong mga prayer warriors lahat ang 13 JMC members, kundi nahaluan umano ito ng mga undercover police agents. Dahil dito, nagbigay ng 2 demanda ang mga Abu Sayyaf. Ito ay ang agarang withdrawal ng military forces sa mga MILF-controlled territories. Hindi naman malinaw kung saan may MILF-controlled territories ang mga ito. Kailangan din umanong gawin ito sa loob ng 7 kung hindi ay may masamang mangyayari sa 13 JMC members. Ang deadline ay magtatapos sa July 17. Pangalawa rito, kailangan umanong umapela ang 5 milyong followers ng Jesus Miracle Crusade sa United Nations para imbestigahan ang kalagayan ng Bangsamoro people sa Pilipinas. Ang kumpirmasyon ng pagbiyag na ito ay sa pamamagitan ng isang press statement na pinirmahan ng 6 na leader ng Abu Sayyaf na sina Mujib Susukan, Dr. Abu Jumdail, Gali Bandang o Commander Robot, si Nats Visa Abdullah o Commander Global, si Commander Rabula Sahiron at Abu Abdel Aziz. Ayon din sa press statement, ang impormasyon na ito ay nakarating na kay Pangulong Joseph Estrada maging sa United Nations. Vicky? Yes, Rafi. Isang tanong lang, no? Paano ito? Kasi tila walang simpatya ang nanggagaling mula sa gobyerno para sa grupo nga ni Brother Will De Almeida. Well, ano ba ang pinakahuling pahayag mula sa kanila? Bago pa nga lang itong impormasyon na nakuha na natin at formal na nga sinasabi ng grupong Abu Sayyaf na bihag na nila itong grupo ni Will De Almeida, kung kaya't ngayon pa lang siguro magsisimula magkaroon ng formal na pagpasok sa negotiation itong grupo ni Reverend, para mapalaya naman ang grupo ni Reverend Will De Almeida. Pero ayon nga dito kay Chief Negotiator Aventajado, nung una ay sinabi niyang first in, first out ang kanilang gagawin. Kung kaya uunahin pa rin nilang i-negotiate ang pag-release dun sa naunang mga sipatan hostages bago itong grupo ni Reverend Will De Almeida. Okay, maraming salamat, Rafi. Mula dito sa Holosulu, kasama si Willie Kai at Manix Lazaro, ako si Rafi Tima, ang inyong naging saksi.
Samantala, tuloy ang nakatakdang usapang pangkapayapaan ng gobyerno at ng MILF sa Hulyo 29. Ito ay ayon sa gobyerno. Pero dagdag ni Ruben Torres, isa sa mga negosyador ng pamahalaan, maaring mahirap kausapin ang MILF ngayon. Posibleng meron daw sama ng loob ang MILF sa gobyerno dahil sa pagbagsak ng Camp Abu Bakar. Nakuha ng militar ang naturang kampo kahapon at si Susan Enriquez ang ating saksi. Unang nakapasok sa puso ng Camp Abu Bakar ang mga tauhan ng 7th Infantry Battalion ng Philippine Army na nasa bahagi ng Bulton at Barila, kasunod sa mga tauhan ng 1st Marine Brigade sa bahagi naman ng Matanog. Mahigit isang linggo ang ginawang opensiba ng militar para sakupin ang pinakamalaking kampo ng MILF. Ayon sa mga opisyal ng militar na nasa frontline ng operasyon, malaki ang naitulong ng air assault para pabagsakin ang Camp Abu Bakar. Ang air attack ng OV-10, MG-520 at F-5 fighter planes ay mabilis na nakapagpahina sa mga rebelde, partikular sa kanilang mga defense line. Bawat bahay sa loob ng Camp Abu Bakar ay may bunker, isang indikasyon umano na matagal na pinaghandaan ng mga rebelde ang paglusob ng militar. Kaya naman kinailangan ang sunod-sunod na bagsak ng bomba sa mga lugar na pinagkublihan ng MILF. Dinatnan pa naming nasusunog ang iba sa mga ito. Naiwang buo ang mga moske, bahagya lamang ang pinsala sa ilang istruktura, gaya ng Bedis Memorial Military Academy, pati na ang kanilang kulungan. Maingat ang pagpasok ng mga sundalo sa kabila ng pag-atras ng mga rebelde. Itibusod na rin ang mga iniwang landmine at booby trap ng mga rebeldeng MILF. Hindi na rin natangay ng mga rebelde sa kanilang pagtakas ang malalakas na armas gaya ng 50 caliber machine gun, RPG, mortar at mga bala. Walang nakuhang mga bangkay ng MILF, walang sumuko at walang naaresto. Karamihan umano sa mga ito ay tumakas o di kaya ay bumalik na lamang sa kanilang mga pamilya. Mula rito sa Camp Abu Bakar, Maguindanao, ako si Susan Enriquez, ang inyong naging saksi. At mga kaibigan, pumunta kanina si Pangulong Estrada sa Camp Abu Bakar. Live mula Cotabato, si Susan Enriquez muli ang ating saksi. Susan, update dyan. Yes, maraming salamat, Vicky. Ang pagdating dito ni Pangulong Estrada ay biglaan. Hindi inaasahan ng mga sundalo na darating si Pangulong Estrada. Lalo pat nang dumating siya kanina para sa flag raising ceremony, ay tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawang pagpaputok at ang pag-ikot ng MG-520 plane dahil nga doon sa clearing operations na isinasagawa sa paligid ng Camp Abu Bakar. Pagbaba pa lamang ni Pangulong Estrada sa chopper ay halatang-halata na sa kanyang mukha ang matinding kasiyahan, lalo't higit sa panig ng mga sundalo. Narito ang aking report. Lulan si Pangulong Estrada ng presidential chopper nang lumapag ito bago magtanghalian sa loob mismo ng Camp Abu Bakar. Agad na ininspeksyon ng presidente ang may dalawang truck ng malakas na armas na nakuha sa iba't ibang lugar ng Camp Abu Bakar gaya ng RPG, mortar, MT-03 at 50 caliber machine gun pati na mga bala at mga communication facilities gaya ng computer, fax machine at telephone units. Ang mga armas ay ibinaon sa lupa sa layuning hindi makita ng mga sundalo. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng pagbaba ng bandila ng MILF na ibinigay kay Pangulong Estrada. Ganap na alas 12 ng tanghali, itinaas ang bandila ng Pilipinas sa loob ng pinakamalaking kampo ng MILF. Hindi maitago ng Pangulo ang matinding kasiyahan sa pagkakakontrol ng militar sa Camp Abu Bakar. Bago sinimula ng programa ay binigyan ng Gold Cross Medal ang 17 opisyal ng Army, Marines at Air Force na nanguna sa pagsalakay at pagpapabagsak sa kampo ng MILF. Ayon sa Pangulo, isinama niya ang kalihim ng DILG, DPWH at DBM upang makita kung paano sisimulan ang pagpapaunlad sa Mindanao, partikular sa dating kampo ng MILF. Kaya ngayon pa lamang, ito lang ang pusa. At hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang tunay na katahimikan at kapayapaan, hindi lamang dito sa Mindanao, kundi sa buong bansang Pilipinas. Hinamon ng Pangulo ang mga sundalo na ipagpatuloy ang pagiging bagong bayani ng bansa sa pamamagitan ng paglupig sa mga hindi gumagalang sa batas ng bansa at sandatahang lakas ng Pilipinas. Nangako ang Pangulo na bago siya bumaba sa pwesto ay magkakaroon ng bahay ang lahat ng sundalo at libreng pabahay at paaral sa pamilya ng mga sundalong namatay sa labanan. Matapos ang programa, nagkaroon ng boodle fight kasama ang Pangulo. Pansit, kanin, lechong manok at lechong baboy ang pinagsaluhan ng mga sundalo at ng presidente. Tiniyak ng Pangulo na mga tumakas na rebeldeng patuloy na lalaban sa pamahalaan ay hindi magtatagumpay. Hindi na tayo magpapabaya simula ngayon. Lahat na silang gustong inumurak sa atin
batas ay hindi lang natin pagtatanggol, kundi hahanapin natin sila hanggang maubos sila. Hanggang sa umalis ang Pangulo ay walang tigil ang paglipad ng dalawang MG-520 dahil sa patuloy pa rin ang ginagawang clearing sa paligid ng Camp Abu Bakar. Samantalang ang kauna-unahang media people na nakarating sa tahanan nitong si MILF Chairman Salamat Hashim. Dalawang bahay nitong si Chairman Hashim ang nasa gilid ng bundok. At ito nga ay dinatna namin na may mga pinsala na dahil doon sa mga binagsak na bomba mula dito sa OB-10. Ayon dito sa mga sundalo, lang datna nila ang tahanan nitong si Chairman Salamat Hashim ay gulong-gulo na ang kanilang gulong-gulo na ito. At indikasyon niya na nagmadali sa pagtakas ang mga nakatira dito sa tahanan nitong si Chairman Salamat Hashim. Nakita namin sa loob ng tahanan ang kanilang mga nagkalat na damit, ang kanilang mga kagamitan at ang mga dokumentong itinatago dito sa sinasabing tanggapan at tahanan mismo nitong si Chairman Salamat Hashim. Kapansin-pansin ang mga inilagay na mga puno ng saging dito mismo sa pinakabubong ng tahanan nitong si Chairman Salamat, at ayon dito sa mga sundalo, ito daw ay para hindi ito mabagsakan ng bomba mula dito sa mga eroplanong patuloy na tumulong upang mapadali ang pagsakop ng militar dito sa pinakamalaking kampo ng MILF, ang Camp Abu Bakar. Doon sa bahay nito si Chairman Salamat ay kapansin-pansin na maraming bunkers ito, at sinasabing doon umano natutulog itong mga kapamilya nitong si Chairman Salamat Hashim. Yan ang pinakahuling kaganapan mula rito sa Cotabato City. Ako si Susan Enriquez, ang inyong naging saksi. Sinuspindi ang mga klase sa ilang paaralan sa Metro Manila dahil sa transport strike. Ngunit nagtagumpay nga ba ang welga? Si Richelle C., ang ating saksi. Maaga pa lang ay marami ng pasahero ang nahirapang sumakay. Ilan lang ang mga jeep na bumiyahe sa Kamaynilaan. Kaya naman habulan ang mga tao sa ilang jeep na dumaraan. Ang iba naman ay sumakay na lang sa mga FX, taxi at tricycle na dumaraan. Dalawang oras na kami naghihintay. Dalawang oras na. Oo, galing pa kami doon. Tapos bumalik ulit kami dito. Wala pa rin masasakyan pampuntang Quiapo. Naiinis na nga ako kasi late na nga ako eh. Kanina pa yung klase ko, 1 o'clock eh. Anong oras na ngayon? Ayun. Wala, late na ako. Hindi na ako makakapasok dito. Gayunpaman, ang ilang jeep na bumiyahe ay hinarang at pilit pinapahinto ng mga strikers na tumututol sa pagtaas ng presyo ng langis at pagpapatupad ng road users tax. May ilang sumunod at gumarahin na lang. Pero ang iba naman ay patuloy na namasada. Eh, wala namang magbabago kahit na ako. Hindi naman binirol po ng gobyerno itong kwan eh. Kaya wala. Kesa magutom yung pamilya namin. Eh, ganun na lang. Papasad na lang kami. Wala pa namang maarang eh. Saka ang dami pa sero eh. Kawawa naman mga tao. Wala masakyan. Naniniwala ang piston na matagumpay ang kanilang sinagawang transport strike dahil halos 90% ng transportasyon sa Metro Manila ay paralisado. Ang tanong ngayon ay kung matagumpay nga ba nilang naipaabot sa publiko ang kanilang mga pinaglalaban. Ang inaasahan namin talaga is makapagbuo tayo ng malakas na opinyong publiko para mapwersa yung gobyerno natin na gumawa ng hakbang. Kasi kung oil companies ang pag-uusapan, talagang ang layunin niyan ay kumita ng pinakamalaking tubo. Pero duda ang MMDA, PNP at ilang kumpanya ng langis na tagumpay nga ang transport strike. Unay, hindi naman naparalisa ang transportasyon dahil na rin daw sa mga libreng sakay ng MMDA, lokal na pamahalaan at AFP. Sinabi rin ng Shell na kahit anong mangyari ay hindi nila pwedeng pagbigyan ang kahilingan ng mga strikers. The only way you can roll back prices will be for the government to subsidize the petroleum product prices by reducing taxes. Hindi na kami makakati siguro, baka hindi na kami mamuhay. So, hihiling na rin kami ng pagtaas ng pamasahe, maring higit pa doon sa piso. At yung mga manggagawa, alam naman hihingi sila ng higit sa 125. Ako si Richelle C., ang inyong naging saksi. At mga kaibigan, kamustahin po natin ang sitwasyon sa Payatas, Quezon City, kung saan naroon at nakikiramay ang aking partner na si Mike Enriquez. Partner, kamusta na dyan? Vicky, kasama natin ngayon live si Quezon City Mayor Mel Matay. Dito pa rin po sa May Payatas, Quezon City. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi, Mike. Mayor, hindi ba dapat pinalis na yung mga tao dito? Mayroon ng utos na ganyan. Mayor, bakit marami pang tao dito sa Payatas? Well, unang-una, ito yung mga scavengers na ang pinakakikitaan ay itong scavenging dito sa Payatas. Ang katunayan yan, nung binigyan namin sila ng notice
na hanggang December 31st na yan, lalabang 1999, itong payata sa ating background, ay nagkaroon sila ng mga demonstrasyon sa City Hall na sila ay nilalabanan nila ito sapagkat wala daw silang pagkakakitaan. Kaya itong areyang kanilang kinatitirikan, lalong-lalo na yung mga nasalanta nitong gumuhong basura, ay sila ay nandun sa tinatawag natin danger zone. At ito ay recently, nakapag-relocate na kami ng 33 pamilya at ito naman ay binigyan pa natin ng financial assistance. At ang pinaglipatan ay malapit lang dito, yung Halili property. Ayaw daw po nilang lumipat sapagkat wala daw pong kabuhayan dun sa lilipatan nila, walang paaralan, walang mga ibang mga servisyong kinakailangan ng mga lilipat lang galing dito. Well, yun ang kanilang rason, no? Na talagang wala daw hanap buhay doon. Ngunit ang sabi naman natin, paano mo naman itataya yung buhay mo? At dito naman ay sa aming paglilipatan ay dito din sa within Barangay Payatas. Ngayon, kung sila umaasa lamang dito sa scavenging, definitely within the year masasara na itong Payatas. So ano pong mangyayari ngayon dito sa Payatas? Ngayon po at nangyari at nangyayari pa itong trahedyang ito, Mayor Matay, ano po ang balak ninyong gawin dito sa lugar na to at lalong-lalo na doon sa mga tao dito? Well, una-una itong mga nasa paligid ng basurahan. Wala na tayong magagawa diyan kung hindi sila alisin, no? Whether they like it or not, hindi naman natin pwedeng hintayin na lang natin gumuho ulit itong ibang mga lugar ng Payatas dam site and to suffer the same fate. No? Ibig sabihin nito, Mayor, magsasagawa kayo ng tinatawag sa wika English na forced evacuation na dahil sa pangyayaring ito? Definitely. We have to. Ganon? We have to dahil nakita nyo dito, meron na silang notice since August. Meron na tayong dialogue, meron na kaming paglilipatan. And yet, unti-unti at kukunti ang pumapayag na umalis. Marami pong mga batang biktima dito, Mayor. Well, kasi ngayong araw na ito, unfortunately, dahil because of the jeepney strike, na-declare na walang klase. Kaya sa halip na nasa paralan, nasa kanilang shanty. Okay, Mayor Matay, panghuli na lang po. Ano po ang gagawin ng gobyerno ngayong magdamagan hanggang matapos po ito? Dahil hindi, ang lawak po ng lugar na pinagguha ng basura. Paano ba ito, Mayor? Well, actually, nakakabit kami ngayon ng emergency lights. Para sa ganun, makapag-continue tayo ng 24-hour search, rescue, and recovery. Mm-hmm. Ilan pa ho? 32 dead na ba, Mayor? Ito ba ang nakatala sa tanggapan ninyo sa mga sandaling ito? As of this minute, 32 ang dead. No? 38 ang nasa hospital. At 780 ang naroroon sa evacuation center na nilikas dyan sa lugar na yan, nandiyan sa Lupang Pangako Elementary School. Mga kaibigan, si Quezon City Mayor Mel Matay, kanina po ay sinabi niya 32 na po ang opisyal na tala ng bilang ng mga patay dito sa Payatas. Kanina po 31 pa lamang yan. Kitang-kita po ng camera ng GMA News and Public Affairs na hinuhukay ang 32 bangkay na yan. Siya po ay isang babae, nang galing po siya dito sa likod namin ni Mayor Matay at nasundan po natin ang pagkakakuha sa bangkay na yan hanggang sa yan ay itinakbo papunta sa labas at para dalirin sa morgue at sa puninarya. Isa rin po sa mga nakakasikip puso na aming eksenang natagpuan ay ang eksena po ng 7 bata. Ang pinakamatanda po ay kambal na 13 taong anyos na makikita nyo mamayang makakapanayam ko. At hanggang sa mga sandaling ito, pinaghahanap pa po ang kanilang ina. At mamaya po mayroong isang impormasyon tungkol sa isa sa kanilang mga kapatid. Isang makapagbagdamdaming impormasyon na maririnig ninyo. Panoorin nyo po itong interview namin ito. Yan po mga batang tinuturing namin, 7 po yang magkakapatid. Ang kausap ko po yung nakapula ay 13 taong gulang, kakambal niya yang medalang batang yan. Yan pong batang sanggol na yan ay 2 taong gulang ngayong araw na ito, birthday niya. Ilang taon na siya? Dalawa. Kayo ang panganay? Huh? Birthday? Birthday niya. Anong pangalan niya? Ilang taon na siya ngayon? Alam niyo bang birthday niya ngayon? Magpapatuloy po ang sama-sama nating pagiging saksi. Mga kaibigan, 12 pa po ang pinaghihinalaang nasa ilalim ng basura dito sa Barangay Payatas, Quezon City. Payatas, kung tawagin po ay isang barangay, pero sa totoo lang po, Payatas ay isang bundok po ng basura. Bundok ng basurang nagbibigay ng kabuhayan sa libu-libong mga Pilipino. Bundok ng basura na naging sanhi ng kamatayan
na ngayon 32 na at dumadami pang bilang ng ating mga kababayan. Live mula dito sa Barangay Payatas, Quezon City, sa pangalan ng mga bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ako po si Mike Enriquez. At ako po si Vicky Morales. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Bukas, bago mag-alas 6 ng gabi, live, sama-sama tayong magiging saksi.